Alam mo, isa sa laban na inaabangan ko itong pagbabalik ni JEO SANTISIMA sa Amerika. At baka hindi mo pa alam, na-move po yung laban niya ha. Sa March 4 po sa Amerika, March 5 dito sa Pilipinas. Pero usually nalulungkot ako pag na-move, pero dito natuwa ako dahil nagkaroon po ng chance sa si JEO SANTISIMA na makapag-training pa. Pero hindi lang yan yung sasabihin ko sa inyo ha. Merong title, championship po. Paano nangyari yun? At isa pa, no? Parang gusto ko lang parang inaisip ko, no? Parang puro ala boxers pa rin ang namamayagpag ngayon sa boxing scene. Impressive talaga. At merong isang laban na inaabangan ko na ikukwento ko sa inyo na parang ano to ha? Parang saludo ko sa mga promoters na pinaglalaban nila yung mga matitindi. Road to Redemption. Pag-usapan natin yan ha? Pero syempre mag-intro muna tayo. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. So, undercard po si JEO SANTISIMA dito po sa laban ni Jose Pedraza at ni Jose Ramirez. Napakagandang laban. Syempre, maganda rin laban ni Joed Gonzalez at ni JEO SANTISIMA. At ito po, sila po, pareho po silang natalo ni Emmanuel Navarrete. Now, it's redemption for them. At alam mo ba na ang laban nila ay may title shot? Iba, ang tindi talaga ni Sean Gibbons. WBO International. At ipapalabas po yan sa ESPN sa Amerika. At malamang, baka po nasa fight.tv pag dito sa Pilipinas. Ibang klaseng oportunidad na makukuha dito ni JEO SANTISIMA. At sana i-take advantage yan. Parang magagaya yan si Jonah Sultan na... international din yata, basta may belt din siya sa uling laban niya at baka after niyan may eliminator na siya. Yung mga championship, parang apat na laban lang talaga eh, no? At itong si JEO SANTISIMA, of course underdog siya dito. Sinabi sa kanya ni Sean Gibbon, he is a real sleeper. Ang ibig sabihin po noon, ito yung ano, parang natutulog lang na dapat ipustahan mo. Parang fantasy basketball ang datingan eh. Ito napansin ko. Hindi ko alam kung napansin mo din. I-comment mo ako napansin mo. Si Jonah Sultan, di ba? Dating ala. Mark Magsayo. Dating ala. Aba, teka. Parang puro ala boxers ngayon ang namamayagpag sa Amerika. At ito pang si JEO SANTISIMA ay nandito na rin. At mukhang ganun na rin ang mangyayari. Ibang klase yung ginawa ng ala boxers. Kaya nagtataka ako sa mga bashers ng ala eh, pero puro ala pa rin ang sikat hanggang ngayon at yung mga prospect natin. Ang dami pa rin ala. No? Ala, meron. Yan ha, sa sana nagbago yung pananaw nyo. They just give them another opportunity at yung mga boksingero nila tumataas karamihan. Halos lahat. At speaking of ala boxer, gusto ko lang ding banggitin itong laban na ito. Share ko lang sa inyo kasi pag ito hin-headline ko, di nyo masyado papansinin eh. Pero ngayon, papansinin nyo na ha. Pit Apolinar, alam ko dating ala din to. Mga kalaban niya si Junrel Ramonal, super bantamweight, vacant OPBF super bantamweight title. Matindi ito ha, sa April 2 sa Flash Grand Ballroom. Baka hindi nyo pa alam. Malamang ito, hindi nyo pa alam ha. Para mo silang galing sa talo. At alam ko na, alala ko pa yung pagkatalo nito ni Pit sa Korea eh. A lot of stories, now it's also their time for redemption. Pati itong si Junrel Ramonal. Matindi ito sa Japan. Puro Hapon, tinatalo nito. Magaling to eh. Magaling sila pareho. At isa lang masasabi ko, magaling talaga ang ala. At dahil ang daming mga boksingero ngayon, puro ala pa rin eh. Pero si JEO SANTISIMA, sa darating pong March 4, March 5 sa Pilipinas, eh... kailangan, hindi ala, meron. Kailangan manalo tayo dyan. JEO, March 4, March 5, supportahan po natin. At ulitin ko, WBO, International Title. Galing. Comment down below and let me know what you think. Sino pa kaya yung mga ala boxers na sisikat na nabibigyan ng second chance? Alam mo talaga, no? When another door closes, another one opens. See you. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.